So, ayan guys, ito po yung box na ating astronaut. Yan, galing po siya sa ibang bansa. Hindi siya galing dito sa Pinas, joke. Galing po siya sa aking asawa, pinadala dito. At ngayon, mag-unboxing na po tayo. Tara! So, yan, na-yupi-yupi, na ano na yung box niya kasi dun sa bagahe. So first, yan po yung remote control na ating astronaut projector. So yan. Next, yan po yung ating astronaut. Naka-bubble wrap pa siya. Then yan yung kanyang apakan ng paa niya para hindi siya matumba. Yan ang kanyang user's manual. Kung paano mo siya i-operate. Diyan makikita yung mga yan, simple instructions. Sa remote, pwede nyo siyang ma-adjust. Parang booklet niya na rin. Then, meron pa yung kanyang charger. Yan po, charger ng ating astronaut. And then, ang kanyang certificate, or ibig sabihin yung kanyang quality pass sticker. Yun, wala na. Yan lang po. So yan, buksan natin itong ating astronaut na naka-bubble wrap. Kailangan i-bubble wrap para iwas damage sa mga parts. So, ayan na. Bubuksan na natin ang ating astronaut. Yan, dahan-dahan tayo magbukas para iwas gasgas. Ayan guys, meron pa siyang nakakover na plastic. Yun, parang ano lang, cute. Super cute. Nakakatuwa. Yan, natatanggal po yung ulo niya kasi magnetize. Yan. So yan, balik na natin ang kanyang ulo. Pinapatong lang po yan kasi magnet. May magnet po siya. So yan, try natin siyang patayuin. Yan po yung kanyang base. So kailangan naka-install yung base bago po gamitin, bago tumayo ang ating astronaut. So yan, lagay natin. Careful din guys sa kanyang wire. Yan yung wire niya sa taas, connect sa kanyang ulo. Yan, sa likod niya, pwede kang mag-adjust dyan, on, off. Yung kanyang power. Ang cute, diba guys? Naaliw talaga ako dito. Yan. So, saktong-sakto. Para may balanse siya, lagay natin sa kanyang base. Ayan, nakatayo na po siya. Then yan, ito po yung kanyang charger. Yan, kahit yan. So, sinasaksak po siya sa likod. Yan, kanyang outlet. Power outlet. Yan. Hindi po siya rechargeable. Kailangan po siyang nakasaksak pag nag-ooperate. Yan. Walang power. Wala ring projector. Kasi wala siyang battery. Kailangan na nakasaksak talaga siya. Ang cute talaga. So, yan. Itong remote niya.
Yan yung mga pag tinatamad ka na, sa likod niya magpindot, gamit lang ng remote. So, meron tayong instructions, manuals. Pwede nating basahin. Yan, nakatayo ng ating astronaut. So, yan guys. Try na natin siya. Testing natin. Yan. Careful lang po sa pag-adjust sa kanyang ulo. Kasi baka masira or kasi yung magnet niya. Na-adjust po kanyang head. Diba, parang naglalaro ka lang. Yan. Make sure po na nakadiin yung paa niya sa kanyang base kasi minsan may tendency siyang matumba at yan yung cord po niya. May wire kakonect po sa kanyang ulo. So, bago gamitin, remove nyo po yung plastic. Hindi siya advisable na may plastic po. So, kailangan siyang i-remove. Para mas clear ang kanyang yan, pag-project. O, Jiba, super cute. So, tara. Check na natin, guys. Ayan na guys, sinaksak na po natin siya, yung robot. At ganyan na po ang kanyang look. Para ka lang nasa ibang bansa, guys. Ayan, diba? Ayan po ang look paggabi. Maganda siya pang damagan. Ayan, nag-aano siya. Nagkapalit siya ng kulay. Iba-iba. So, na-adjust po yan sa remote. Diba? Parang nasa galaxy ka lang or pag natutulog ka, tumingin ka lang dyan. Sabay antukin ka na. Char. Guys, parang nanonood lang kayo na Northern Lights. O, Jiba. Yung nebula niya. Iba-iba. Parang ayan. Parang nakarating ka na rin sa ibang bansa. Nanonood ka ng Northern Lights. Agabi. So, ayan na guys, ang ating astronaut. Hindi pala siya robot, astronaut. So, yun, pwede nyo siyang ma-adjust ang kanyang ulo diretso sa kisame or pwede depende sa inyo, na-adjust naman po siya. So, yun. Look up. So, ayan guys. Yung speed ng nebula niya, pwede nyo siyang ma-adjust. Depende sa bilis, ubagal. And then, yung mga stars, na-adjust po siya sa brightness. Or, pwede nyo rin siya i-low. Tapos, yung speed, yan. Diba? Pag nakahiga na kayo sa gabi, tumingin lang kayo dyan. Parang nasa ibang bansa na rin kayo. Watching the Northern Lights. Nasa ibang bansa. Yun, hanggang sa makatulog na kayo, guys. So, yun ang gagawin naming pandamagan. Para may ilaw kami. Yung nebula po, na-adjust siya. Kung ano yung gusto nyong kulay.
May blue, orange, green, yan, red. Depende po sa gusto nyo. So, ayan guys. Kahit saan nyo siya ilagay, sa sala. Yan, ang ganda, diba? Ganda. So, yun lang guys. Thank you for watching. Thank you for always your support and watching always sa aking mga videos. Bye-bye!